Ang knockout of the year ay isang prestihiyosong parangal para sa natatanging boksingerong nagpamalas ng kanyang matinding lakas na siyang tumapos sa kanyang katunggali sa ibabaw ng boxing ring. At simula nga ng umpisahan ito noong 1989, ay tatlong Pilipino na nga ang nakakuha ng parangal na ito. At yan ang pag-uusapan natin sa video ngayon. Taong 1992, nang makuha ng isang Filipino-American na tubong Zambales na si Morris East ang unang knockout of the year para sa ating bayan. Ito nga ay nang dayuhin niya at manalo siya sa isang world title fight kontra sa isang Japanese champion na si Akinobu Hiranaka. Dito ay itinanghal siya bilang youngest Filipino boxing world champion sa edad na 19 years old at siya din ang second youngest boxer na naging champion sa 140 pounds. Pero maagang nagretiro itong si Morris East sa edad na 22 years old at ipinagpatuloy na lang ang kanyang karera sa boxing bilang isang trainer. Ilan nga sa mga nahawakan niya ay ang mga world champion na sila Zab Judah at ang The Filipino Flash na si Nonito Donaire, na siya namang naging pangalawang Pinoy boxer na nakakuha ng Knockout of the Year Award. Ito ay naganap noong 2007 kung saan ginulat ni Donaire ang mundo ng boxing nang pataubin niya ang Armenian champion na si Vich Darchinian, na noong mga panahong yun ay unbeaten at nasa misyon ng pagiging isa sa mga top pound for pound fighters. Ito nga ang unang world title fight ng The Filipino Flash, kaya naman hindi inaasahan ng mga tao ang ganitong klaseng performance. Sa laban nga na ito ay nakuha niya ang IBF at WBO World Flyweight title. Makalipas naman ng isang taon ay muling napasa kamay ng isang Pilipino ang Knockout of the Year Award. At syempre ito ay nakuha ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao noong 2009. Nang patulugin niya ang Briton na si Ricky Hatton sa Las Vegas, Nevada, kung saan siya ay naging 6th Division World Champion at nakuha ang kanyang ika-4 na Fighter of the Year Award. Muli namang nasungkit ng The Filipino Flash ang Knockout of the Year noong 2011 sa isang mabangis na performance kontra sa Meksikano na si Fernando Montiel sa isang unification fight para sa bantamweight division. Dito ay ipinamalas ni Donaire kung gaano kabigat ang kamay ng isang Pinoy nang tumama ang kanyang nakakatakot na left hook sa sentido ng Meksikano. Ang mga laban nga na ito ay patunay lamang kung gaano kabigat at kabagsik ang kamao ng isang Pinoy. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan lamang ng like bilang suporta. Mag-subscribe ka na rin at i-follow ako sa ating Facebook and Instagram. Once again, this is shokramaTV. Thank you for watching. Until the next video. Vegas.